Nung bata ako, pangarap kong magkaroon ng bike. Pero hindi ako makabili kasi wala kaming pera. Kaya naman ngayon na tumanda na ako, wala pa rin akong bike. Pero meron naman akong motor at forever! Sorry ko na! At may mga tao din na gusto magkaroon ng bike pero hindi rin sila makabili dahil wala din silang pera. Kaya naisip kong mamigay ng bike sa isang taong deserve magkaroon nito. So here's the plan. Humanap kami ng mga taong gustong-gusto talaga magkaroon ng bike. Pagkatapos ay umikot kami at humanap ng tindahan kung saan pwedeng mamili ng bike. Ang challenge na ito ay para sa mga taong napili ko at kung sino ang pinakahuling bumitaw sa pagkakahawak sa bike, sa kanya na ito. Let's go! Nagsimula na ang challenge kung saan ang tanging paraan para manalo ay huwag kang bumitaw sa bike kahit ano mangyari o kahit pa sumapit ang gabi. Ano ang lamang mo sa kanilang lahat? Kung aabot man tong kinabukasan, lamang na lamang ako. So, tagal. Tingin mo, sayong-sayo na ba tong bike na to? Akin na, nakawak na nga ako yun. Isang oras na nakakalipas pero wala pa rin bumibitaw, kaya naisip kong maglagay ng twist sa ating challenge. Napansin ko kasi medyo matitibay sila and walang bibitaw kung ganito lang ang mangyayari. So bibigyan natin ng twist ang pangyayari ngayon. So guys, kailangan ninyong tumayo lahat, tayo kayo. Dahan-dahan nilang inilipat ang kanilang mga kamay sa kanilang pinaka-komportableng pwesto. Pagkatapos ay naglagay ako ng mga papel na kanilang tatapakan at dapat ang mga paa nila ay hindi lumagpas dito. At inilayo ko ang mga papel mula sa bike para sila ay mas mahirapan. Alam ko nahirapan kayong lahat, kaya makakasagot sa tanong ko ay magkakaroon ng fried chicken. Amoy muna! Nabusi ko na! Amoy muna! Ano ang sagot sa 1 plus 0? Walang kanin! Lumipas na naman ang ilang minuto pero wala pa rin bumibitaw hanggang sa... Kung mapapansin ninyo ay palayo na ng palayo ang bike sa kanya at nahihirapan na siyang mag-balance. Kaya naman ang nangyari ay Ano nangyari sa'yo? Ha? Gumulong tapos nababitaw ako dito. Sa pitong challenger natin, 6 na lang ang natitira kasi ang isa bumitaw na, pero meron ka pa rin matatanggap na 100 pesos. May matatanggal lahat ng ilan. Sino? Gago! Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagod at hirap na nararamdaman nila. Kaya ang ginawa ko ay pinasayaw ko muna sila. Tayo'y mag-ocho-ocho! Ocho-ocho! Ocho-ocho! Mag-ocho-ocho na! Okay! Pwede na! Ang sakit ng mask ko! Bago simulan ang susunod na challenge, ay nagpahinga muna sila ng mga ilang minuto lang. At dahil matitibay ang ating mga kasali, mamimigay ulit tayo ng isa pang challenge. At sa challenge na ito, kailangan nilang magtulungan. Kailangan buhatin at iangat ang bike sa loob ng 30 minutes. Hindi ito dapat bumagsak, kaya kailangan nilang magtulong-tulungan. At kung sino man ang bumitaw mula sa pagkakahawak sa bike, ay matatanggal. So ngayon, sisimulan na natin yung second challenge kung saan kailangan ninyong iangat yung bike. 1, 2, 3, angat! Oops, hanggang! Okay. Iyan lang. Ngayon guys, ang ginagawa nila ay gumagawa sila ng diskarte kung paano nila masusolusyonan yung pag-aangat sa bike. Kasi dapat talaga magtutulungan sila dun guys. Sarap na manok! Sino gusto ng manok? Ah, ito lang ang kailangan yung gawin. Sa loob ng 5 minutes, itataas nila ang isa niyong pa. Nag-decide na lang kami na kung sino ang may gusto sa manok ay siya lang ang magtataas ng paa. Fried chicken lang yan, dyan lang. Ibitaw mo na yan. Ibaba nyo na. May manok na. Di sila pumayas sa gusto ko kanina. Ano, solo-solo yan. Uy, paano ko ito? Unin ba? Diskarte mo yan! May diskarte! Guys, last 1 minute! Pwede nyo na ibaba! Wala na ito! Wala na ito!
Natapos ang pangalawang challenge na walang natatanggal. Pero tingnan natin kung hanggang saan sila aabot. So ayun guys, habang iniintay pa namin yung magiging merienda nila, kailangan ko nang ipagawa yung third challenge kasi magdidilim na. Ito ang challenge na kung saan kailangan nilang gawin ang nabunot nilang dare at kapag hindi nila nagawa, ay tanggal na sila. Huwag niyo yung sasabihin muna. Huwag niyo muna sabihin. Pipili sa sobre. Itaas ang isang kamay at bawal ibaba sa loob ng 15 minutes. At bawal ng 10 minutes. Mumuya ng sili sa loob ng 5 seconds. Uy! Kikilitihin ka nang nasa magkapilang gilid mo. Gano'ng katagal? Pagsuot ng pampers na ito. Pili! Dito! Diyan sa sobre na pinili mo, dalawa maging posibleng sagot. Pwedeng safe or pwedeng makikipagpalit ka ng dare sa kaliwa mo. Makipagpalit ng dare sa kaliwang katabi. Ang kaliwa mong katabi ay si? Jado. Jado, safe ka. Hindi ka po. Wala kang gagawin. Safe ka lang. So, ang nangyari guys, hindi niya nakuha yung sobre na may nakalagay na safe. Ang nakuha niya na sobre ay kung saan makikipagpalit siya ng dare sa kaliwa niya. So, bali ikaw, safe ka na. Siya na magtataas ng kamay sa loob ng 30 minutes. Uy, ugas yan? Ugas to. Baka may uod yan? Bali, wala. 1, 2, 3, game. 1, 2, 3, 4, 5, adaw ah, baka naman di mo nadurog ah. Gago, kinain niya. Kinain niya. Mumuyain lang daw, di ba? Hindi na mo. Ano, tubig. Tubig. Rito, gagi. Oh. Wait lang, wag mo inumin yan. Pala. Oh. Hindi. Jado, pasay niyo si Jado. Ano? Kaya pa? Almado lang. Bagi ba? Ano sa tinga? Sabi ka, nguyayin lang kasi nilunok mo eh. Tatawa ng 10 minutes. Go! Parang di mag-chari siya yun. Putangin na lang ako. Putangin na. Ang sakit na nanginginig na ako rin. Pwede sabihin ng tama pa, 3 minutes na lang. Tama pa. 10 seconds, 10. Tama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Game. Ganun ba? Nagsisimula na ba? Malapit nang lumubog ang araw kaya naisipan muna namin kumain ng merienda. Akala ko walang susuko sa mga dare na ginawa namin kanina, ngunit... Ano? Hindi mo na kaya? Sure ka? Para sa bike? 9 minutes na lang kaya ni Ma para sa bike! Kaya mo yan! Hindi mo na kaya! Kaya mo yan! O kaya nagbabara ng kamay ko pag pinaba. Oo! Okay lang! Para sa bike, Daniel! Okay, hindi ko na kaya! Taga na! Lima na lang silang natitira ngayon and yung isa talagang ngawit na ngawit na sumuko. Tanggal ka na! Mahigit 2 oras na nakakalipas ngunit 2 pa lang ang natatanggal. Sinubukan ko mag-offer ng pera kapalit ng pag-alis nila at pagbitaw sa bisikleta. So masyado silang matibay talaga, 2 pa lang yung natatanggal and 5 pa sila ngayon. Mag-offer ulit tayo para sa mga gustong umalis. Para sa halagang 100! 1 pesos! Kapit o bitaw? Kapit o bitaw? Kapit, Jado. Kapit o bitaw? Kapit, higher. Kapit o bitaw? Kapit ka! Kapit!
150! Ang last na tanong na Jado, kapit o bitaw? Jado, kapit. Kaya nga, bitaw na lang. Bumitaw! 4 out of 7 na lang ang natitira sa challenge na ito. And time check, 5:45 p.m. Hanggang 6:25 pa yung pampers mo. Kanina tawa siya ng tawa, tapos hindi niya na alam kung paano pa siya tatawa. Sinalin naman habang masaya lahat tumatawa, siya naman nakatulala na. 6 pa lang. So ngayon guys, kitang-kita niyo naman, gumagamit na lang kami ng ring light. Madilim na guys. Ayan, hapon na, madilim na talaga as in. Hindi lang masyadong kita sa camera. And magdadagdag pa tayo ng maraming challenges hanggang sa isa na lang talaga yung matira. Okay, so ngayon guys, medyo lumalakas yung hangin. Pakita ko kanila. Uy. Sana hindi umulan ngayon. Pero kahit ano naman mangyari, kahit umulan, tuloy pa rin. Ililipat lang natin yung pwesto. Pero dito sa challenge na to, gagawin na natin extreme. Pahirap na ng pahirap talaga. Sa susunod na challenge na to ay mas magiging mahirap ang mga mangyayari. Kailangan nilang tumapak sa loob ng papel at bawal ilabas ang paa habang nakaangat ang bike at habang may hawak na yelo. Meron akong offer, 200 pesos, kapit o bitaw. 200 pesos, bibitawan niyo yung bike at titigil kayo sa challenge. 300 pesos! Ayaw mo na? Kaya yan! Kitang-kita na sa kanilang mga mukha na nahihirapan sila, ngunit wala pa rin gustong sumuko at walang gustong bumitaw sa bike. Kaya tinaasan ko pa ang aking offer para kahit papano ay meron silang maiuwi. 500 pesos, kapit o bitaw. Uli ko na, kapit na unahan. May kukuha ng 500 pesos. Uli mo na, sure ka? Seryoso ka? Okay, baba nyo muna. Pati yelo? Baba nyo muna, pati yelo. Sige, kapit. Wait lang! Ay, wala sinabing bumitaw! Wala ba? At sa hindi inaasahang pangyayari, dalawa na lang ang natira. At sa mga punto na to ay mas magiging mahirap ang challenge. Kailangan nakataas ang kamay habang may hawak na yelo at kailangan ay nakataas din ang paa. Talagang competitive tong dalawa na to. Taas! Nalin, taas! Ang sakit na? Oh, 500 pesos! Kapit o bitaw! Ano masasabi mo? Kailangan nilang tiisin ang lamig ng yelo, bigat ng bike, at magkaroon ng balanse. Kasi isang pagkakamali lang, maaari kang tumumba. Last offer! 1,000 pesos! Kapit o bitaw? Kapit. Ha? Kapit. Wow! Kapit o bitaw? 1,000 pesos! 1,000 pesos. Ha? Kapit pa, kapit. Why? Kapit! Pati bike. At nangyari na nga ang dapat mangyari. Siyempre, bigyan natin ng yung second winner. 1,000 pesos. At the end of the day, kahit gaano man nakakapagod at kahirap ang challenge na nagawa namin, ang importante ay naging masaya kami at nag-enjoy.